Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat po. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Ate Estela, itanong ko lang kung ano ang mga sintomas kapag menopause na ang isang babae. 52 na po ang edad ko. Nitong mga nakaraang buwan, nawawalan na po ako ng ganang makipagtalik sa aking asawa dahil sa mga nararamdaman kong may mga pagbabago sa aking katawan na hindi ko maipaliwanag sa aking partner. Ang mga nararamdaman ko ngayon ay may connection po ba sa menopausal? May isang taon na po akong hindi nireregla. Sana po mapansin nyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. So guys, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber. Tungkol naman ito sa mga sintomas daw, kung ano ang mga sintomas ng isang nagmenopause na. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayong bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, simulan na natin. Guys, bago ko tatalakayin ang mga sintomas na may kaugnayan sa menopause, ang tanong, ano nga ba ang menopause? So, narito ang simpleng paliwanag. Ang menopause ay isang natural na yugto sa buhay ng isang babae na nagiging sanhi ng pagbabago sa mga hormones, particular na sa estrogen at progesterone. Nangyayari ito sa kadalasan sa pagitan ng 45 at 55 years old, no? Taong gulang. So, ibig sabihin, magsimula siya sa pagitan ng 45 patungo sa 55 years old. So, yan po, may nararanasan na o meron ng mga nararamdaman na ang mga babae tungkol sa kanyang pagbabago sa kanyang katawan. So, ito po ang kadalasang edad. Magsimula sa 40s to 50s, 40 o 55 naman, no? Mula 45 years old hanggang 55 years old. So, makakaranas po kadalasan ang babae na tinatawag na sintomas ng menopausal. So ito po. So narito ang mga sintomas na akin lang po itong mga nasa liksik, no, dahil hindi po tayo isang doktor, ngunit dahil tinanong po ng ating isang subscriber, hinanapan ko po ito ng paraan na para sagutin. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat na ito ay hindi po payong medical o kapalit ng profesional. Ngunit, kahit i-search ninyo, ay lalabas ito. Hindi nga lang lalabas itong aking presentation kasi ginawa ko talaga ito. So, yan po, no? So, narito ang mga sintomas. Number one, pagkatuyo ng puwerta. Sa panahon ng menopause, bumababa ang antas ng estrogen nang siyang responsable sa pagpapadulas ng vaginal tissue ng babae na maaring magdulot ng pananakit o discomfort tuwing nakikipagtalik. So, kaya ang ibang mga kababayan, hindi po pangkalahatan, guys, dahil meron din namang menopause na ngunit walang nararamdaman kagaya ng aking mamang ko. Hindi po siya nakaranas ng menopause. Wala, hindi po siya dumaan ng mga kung ano-anong mga karamdaman dahil alam namin ang aming ina na talagang walang nararamdaman, no? So, hindi po lahat na kababaihan ay makakaranas. Yung mga nakakaranas lang po ang ating pag-uusapan ngayon o doon pa sa makakaranas. So, yan po yung number one, pagkatuyo ng puwerta, no? Yan po. Yan po ang isang maraming problema kahit doon sa aking mga kilalang mga Pilipina na medyo may edad na, ay yun po ang kanilang mga problema na tinatawag na vaginal dryness. Ngunit marami po yung mga maraming paraan po yan. Bumili na ng lubricants o mga, basta pag bumili po kayo ng lubricants, no, ang pinaka the best po yung water-based lubricant para naman mas
hindi siya gawa sa tubig siya eh, no? So hindi gaano maano yung maraming chichiburitsi na mga chemicals na meron. Yan po yung mga sinasabi ng mga professional na bilhin daw o gamitin. So hindi ko po yan sinasabing yan na yan ang bilhin ninyo, pero binibigyan ko lang kayo ng kumbaga idea lang. So yung number 2 naman na sintomas na ano ako ah, malamig na kasi dito sa Japan. Pagbaba ng libido o sexual desire naman ito. Ang hormonal changes ay maaari ding magdulot ng pagbaba ng libido o pagnanasa na magresulta sa may kaunting sexual arousal naman ito, no? So ang ibig sabihin, dahil sa epekto niya, hindi ka nagkakaroon ng ano, yung arousal, kumbaga, ano ba sa Tagalog yun, no? Hindi ka nalilibugan ba yun? So, dahil sa pagbaba ng libido, yung pagnanasa, kaya isa rin po yan sa sintomas ng menopause, pag menopause na, ng menopausal. So, yan po yung number 2, pagbaba ng libido. At ang number 3 naman, pagnipis ng vaginal tissue naman ito. Ang vaginal walls ay nagiging mas manipis at mas sensitibo na siya. Nagdadala ng pananakit kapag may friction o pressure sa panahon ng pakikipagtali. So ang ibig sabihin, dahil nagmanipis na siya yung ano niya, vaginal tissue, kaya kapag nakikipagtalik o nasa labanan, nagiging mas sensitibo na siya. Kaya kapag na-feel niya yung friction o pressure, no, nananakit, sumasakit, kumbaga. So, yan po yung isang sintomas. At ang number 4 naman, urinary tract changes naman ito. Dahil sa pagbaba ng estrogen, ay maaaring magdulot ng urinary discomfort or infection sa daanan ng ihi na maaaring makaapekto rin sa sexual activity at magdulot ng pananakit. So, ang ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng mga pagbabago din sa urinary tract ng mo, yun po ay nagdudulot din ng pananakit kapag nasa labanan. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman na maranasan ng isang babae ayon sa aking pagsaliksik, hot flashes naman ito. Bigla ang pag-init ng katawan na sinasamahan ng pagpapawis. So, ibig sabihin, biglang iinit ang iyong mga katawan, mukha o saan ba dyan, na may dalang pawis, nagpapawis ka. So, yan po yung panglima na sintomas. At ang number 6 naman, yung tinatawag na mood swings naman ito. Pagbabago ng emosyon, maaring makaramdam ng pagkabahala o kalungkutan. Doon sa mga nakakaranas lang po ito, guys, ha? Sinasabi ko na kanina na hindi po lahat ng kababaihan na makakaranas nito. Kung meron man, may isa, may dalawa. Ngunit, lahat na sasabihin ko sa inyo ay hindi lang po ito, maraming marami pa, pero pinili ko lang po yung mas talagang mas importante na mas yun ang mga nararanasan karamihan sa mga kababaihan kapag nakaranas ng menopausal symptoms, no? So yan po yung number 6, mood swings. At number 7 naman, kakulangan sa tulog. Hirap sa pagtulog o pagkakaroon ng insomnia. So, yan po rin ang isang sintomas, no? Hirap sa pagtulog. At ang number 8 naman, pagbabago sa timbang. Pwede rin tumaas ang timbang dahil sa pagbabago o pagbabago sa metabolismo naman ito. Kaya, pwede kang bababa ang iyong ano, timbang o tataas o bababa. Yun po ang kanyang isang sintomas o naaapektuhan doon sa menopausal, kung nasa menopausal stage ang isang babae o talagang menopause na. At ang number 9 naman natin, pagbabago sa regla. Pwedeng maging hindi regular ang buwanang dalaw o tuluyan ng huminto. So ang ibig sabihin, ang kapag may regla pa rin, kasi hindi naman kaagad na nasa 45, hihinto na. So, pero ayon sa aking nasaliksik, kapag ang tawag dito, patungo na sa ano, magsimula ng 45 hanggang 55, meron daw na yung regla ay darating o hindi na, darating o hindi na, at saka kakaunti na. So, yan po ang isang sinyales ng ano, menopausal ano, symptoms na tinatawag, pagbabago sa regla. Ngunit ayon sa aking pagsaliksik rin, matatawag na menopause ng isang babae kapag dumaan ng isang taon na wala na talaga.
yun ang sinasabi na talagang hindi na yata magbubuntis, pero hindi ako 100% dahil ito lang naman din po ay aking nasagip na impormasyon. Pero sa nasagip ko po, pag isang taon nang hindi na talaga niririgla, na wala na talaga, ay mahirap na raw magka-baby na yung paraan sa pakikipagtalik. Pero kahit naman siguro dahil high-tech na ngayon sa mundo, meron na yata kahit hindi na wala ng regla is pwede nang gumawa ng baby, para kung meron akong mga naririnig na gano'n. Hindi ko na alam kung anong katotohanan. So, yun po ang binabasihan nila kung magbuntis pang isang babae. Kapag isang taon na, dito sa Japan kasi nung natural, nagbuntis din ako, kapag hindi ka na nagregla ng straight isang taon. So, ibig sabihin, totally menopause na, tapos hindi ka na raw magbuntis. Ayon sa kanila dito, ha? Yung sa normal na pagbubuntis, ibig sabihin. At ang panglast naman natin ay yung pagkapagod. Ang labis na pagkapagod ay maaaring magpababa ng interes sa sexual na aktibidad. So, isa rin po ito na tinatawag na fatigue, no? Na mararamdaman ng isang babae ayon sa aking pagsaliksik na pagkapagod. Kaya, yun, pag sinabi ni Mr. na, tayo ngayong gabi, maglambingan tayong gabi, ngunit timing naman na napapagod ka dahil doon sa mga sintomas ng menopausal, ayun, inayawan na. Kasi nga, talagang ganun lang. Kasi pag ayaw mo naman talaga, is ayaw mo naman talaga. No? Kaya, yan po yung siguro yung tanong ng ating subscriber na talagang ayaw niyang makipagtalik sa kanyang asawa dahil sa mga nararamdaman niya na mga kung ano-anong pagbabago sa kanyang katawan. So, ayan po guys. Sana nagustuhan niyo lahat. At doon na rin sa nagtanong, maraming salamat sa iyo at maganda yung tanong mo. At hinanapan ko ng kasagutan. Kahit hindi ko man ito, hindi ako specialist sa mga ganito, no? So, hindi ako espesyalista sa ganito, ngunit inanuhan ko na lang, sinerts ko na lang para sa ano. Kaya, kung meron ka pong problema talaga na nararamdaman, mas minabuti po na pumunta po tayo sa isang professional talaga at isang guni ang iyong nararamdaman kung walang mga pagbabago. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, si Ate Estela. Bye-bye!